Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, O Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, para sa ating komunidad sa Quiapo, tayo po'y lumalapit, nagmamakawa, naninikluhod upang ang ating mga petisyon, ang ating mga personal na kahilingan, ang mga nasa puso ng ating komunidad ay mailahad natin sa Kanya upang tayo sagutin, upang tayo'y paboran. Ang ating Eucharistia pagunita din kay San Bernardo, abad at pantas ng simbahan. Ang tunay na karunungan ay ang pagkilala ng Panginoon ay hari ng ating buhay. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan ang pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan. At sa pagdaragdag sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa't dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech, at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas sa mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kilion. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't kumanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab.
Hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga diyos. Umuwi ka na rin." Tumugon si Ruth, "Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos." Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimula ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat sa lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupa inilay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip."
Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong Biyernes, importante para sa buhay ng ating komunidad dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ating unang pagbasa, nasa panibago tayong aklat sa Lumang Tipan. Ito ang aklat ni Ruth. Sino ba si Ruth? Kasi ito yung, pasensya po, kasaysayan. Yung iba, hindi paboritong kurso sa paaralan ng kasaysayan, history. Si Ruth, siya po ang lola sa tuhod ni Haring David. Tayo po. Di ba nakita natin sa Ebanghelyo, yung mga pinagaling ni Jesus, sumigaw sila, Jesus, anak ni David! Maawa naman kayo sa akin! Sa mga tumawag kay Jesus na anak ni David, pinaburan sila, binigyan ng milagro, kababalaghan, iwaga. Anak ni David! Sa linya ni David si Jesus, si David, ang kanyang tatay, si Jesse. Ang kanyang lolo, si Obed. Ang kanyang lolo sa tuhod, si Boaz. Nang asawa ay si Ruth. Kaya, sino ba si Ruth? Iyan ang Diyos eh. Hindi porket babae ka sapagkat yung mga kababaihan noon, wala ganong boses. Hindi nabibigyan ng pansin. Ang Diyos, mahalaga ka. At yung mga dayuhan, sapagkat ang kwento niya kasi, namatay po si Boaz. Kanyang asawa. Ito yung lolo sa tuhod ni Haring David. Namatay. Namatayan sila. At malaking kawalan. Umiyak. At naiwan na lang si Ruth, tapos yung biyena niya, si Noemi. Si Noemi, Israelita, sabi ni Noemi sa kanyang manugang, si Ruth, hindi ka Israelita, sapagkat si Ruth ay taga-labas sa Moab, bumalik ka na sa sariling bayan mo. Bakit mahalaga itong aklat na ito? Sapagkat maganda ang tugon ni Ruth sa kanyang biyena na si Noemi. Sabi niya, saan ka pupunta? Ako ay pupunta. Saan ka titira? Ako ay titira. Ang Diyos mo ay Diyos ko. Ang Diyos ng Israel ay magiging Diyos ko. At sila ay pumunta sa saan? Sa Bethlehem. Bethlehem. Hindi ba? Hula sa Bethlehem. Bethlehem! Bagamat ikaw ang hindi pinakamahalagang bayan sa Israel, sa'yo isisilang ang tagapagligtas. Yan ang kahalagahan ito. Ang Diyos ng Israel ay magiging Diyos ko. Dumako tayo sa pag aangkin ng Diyos. Sa Ebanghelyo natin ayon kay San Mateo, yung mga Pariseo, dinadala isa sa mga dalubhasa nila upang subukin si Jesus. Guru, ano ba ang pinakamahalagang utos? Sapagkat noon, litun-lito na mga tao, napakadaming utos. Utos dito, utos doon.
Utos, wag mong gawin mo yan, bawal yan. Utos, ordinansa, alitintunin, mga akta. Ano ba? Ang sabi ni Jesus, ng buong linaw at buong kadalisayan ng puso, ang Panginoon ay yung Diyos. Mahalin mo siya ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip. At may pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ito ang suma total. Ito ang buod ng kautusan at mga hula ni Moises at ang mga propeta. Diyan nakasalalay, pagmamahal sa Diyos. Unang pagbasa, ang Diyos ng Israel ay aking Diyos. Ebanghelyo, ibigin ang Panginoon. Nung ako'y nasa seminaryo, nagsasanay upang maging pari, pinapabasa sa amin ang mga klasikong espiritual na pagbabasahin. Isa dito ang pagtulad kay Jesus. Sa Ingles, The Imitation of Christ by Thomas A. Kempis. Walang kwenta ang lahat. Walang saysay ang lahat. Walang kabuluhan ang lahat. Maliban sa isang bagay. Mahalin ng Panginoon at paglingkuran siya. Yan po ang pinaka mahalaga, importante sa lahat. At para sa atin po, sa panahon ng pandemya, ECQ na naman, kapiling natin ating mga pamilya, tayo po'y magdasal, magkakabuklod. Pinagdadasal natin ang isa't isa, pati mga kamag-anak natin, mga kapakanan ng bawat isa, at kilalanin ng Diyos. At, yan ang una. Pangalawa, mag-ayuda. Mag-ayuda. Yan po. Yan lang po. Yung santo po para sa araw na ito, si San Bernardo. Meron pong pantas po siya. May description sa kanya. Siya ang doktor na melipluoso. Ano yung ibig sabihin nun? Sa Ingles, melipluos. Doctor of the Church. Ang kanyang pagtuturo katulad ng pulukpukyutan. Ano yun? Sa Ingles, honey. Kaya mula sa kanya yung katamisan. At yung yaman ay yung may malapot na pagdaloy katulad ng pulukpukyutan. Hindi ba? Kung may kinakain tayo, lalo na yung postre, lalagyan mo ng pulukpukyutan. Kay sarap! Ganyan po ang buhay at turo ni San Bernardo. Sa tulong po ni Maria, ni San Jose, ni San Bernardo, at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque. San Roque, proteksyonan niyo po kami, lalong-lalo na itong may... Nawa, tayo po ay... Tayo'y mahalin, sintahin, irugin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoon Diyos
ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mapanalangin na may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang, pagpipitagan sa ating mga sarili. Tugon po natin, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturoang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Poong Jesus, Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay magbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kadugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, inihain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salit at gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak
na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at patanalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalaghad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggantipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Jose, na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Padre Roque Periols, kapisanan ni Jesus, at lahat ng mga sumakabilang buhay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, San Bernardo, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang sa pagunita kay San Bernardo. Maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao. Nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanoy kay narito pa sa daigding marami ang gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus.
Ngayon kay nilalahati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ni Lubang Magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako na sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.